So, kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisi. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol na naman ito sa West Philippine Sea nating mahal, ano? So, this video is from Melb's Castle. So, meron itong pamagat na AFP Chinese, no? AFP Chief General pinagbantaan ng China Carrier Strike Group US Ballistic Missile Papa Sabugin. So, yan yung panonorin natin. So, again, this video, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisi. So mga kanoisi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, AFP Chief General pinagbantaan ang China Carrier Strike Group US Ballistic Missile Papasabugin. Diyos ko po. Eto na naman sila, nagbabalik na naman sa pagbabanta, no? So again, I'm Melb's Castle, Filipinoisi. So yeah, like, comment, share, subscribe. Start. Ang F-16 fighter jet ng US ang Chinese. Ulit. Matapos palayasin ng F-16 fighter jet ng US ang Chinese aircraft carrier, pabalik na to papunta raw ng Philippine Sea sa bahagi ng Batanes malapit sa Taiwan. Ang exciting part dito, kasama ang buong carrier strike group ng China. Di tulad noong una, walang alalay na kasama. Pero hindi lang yan ang na-monitor ng Philippine Navy. Kasama sa papuntang Batanes ang Russian battleship. Naghahanda na ba ang China sa gyera? Wala pang makakapagsabi niyan. Diba? Tapos, yung iba na sa atin dito, parang nasasakta, or hindi, parang, ano ba yung word, ha? Wait lang. Parang yung iba, ang bigat-bigat sa loob nila na tayo daw Pilipinas, nakipagkampi daw tayo sa US, iyan daw yung makakapagpahamak natin. Hindi na lang nila tingnan yung bright side na maaaring ang tumulong sa atin yung US, di ba? Kasi need nga naman talaga natin ng tulong. Yung China nga eh, nagpapatulong nga sa Russia eh, na malaking bulas na yung bansang yan. Tayo pa kaya na sobrang liit lang. Yung iba kasi, para lang may masabi sila sa administrasyon ngayon, wala naman. Nagpapaano lang din naman sa US. Wala naman talagang kalaban-laban. Ganyan, nakakahiya yung ganyan. May paganon-ganon pa. Actually, strategy naman talaga yan eh. Di ba? Hindi naman porket humingi ka ng tulong ay isa na yung nakaka-degrade na talaga. Dito lang yan oh. Pautakan lang yan, men. Ang mahalaga nakabantay tayo dito dahil pag sinakop ng China ang Taiwan, magbalot-balot na kayo. Nako. Consider this as a potential threat or anything like that. No, hindi siya threat. But we are monitoring him. Pangalawa, hindi na naman sa atin dumaan yan. Taiwan, dumaan sa Taiwan yan. Dumaan yan sa malapit sa Vietnam. So we monitor these developments in the region sapagkat apektado rin tayo. Wala pang dapat ikapangamba bukod sa may sapat na pwersa ang US Army at US Air Force sa ating bansa. Ballistic missile ng Amerika, hindi natuloy ang pag-aalis sa Philippines. Nako. Inanunsyo yan. Ala, hindi natuloy, men. Dito, ano eh. Dito, tawag dyan. Nakalimutan ko talaga yung word eh. Putak, sige, yun. Dito, pumuputak-putak yung China eh. Napaalisin daw dito. Diba? Sobrang triggered nila na nagpapatulong tayo sa US. Samantalang sila, wala. Nagpapasipsip lang din naman yung China sa North at saka sa Russia eh. North Korea at Russia. Armed Forces Chief General Romeo Brun, mananatili raw to sa ating bansa hanggang gusto natin. Boom! Nauna na rin sinabi ni Philippine Army Spokesperson Michael Lohoico, preparasyon to sa posibilidad ng digmaan. Hindi yan pinagkakaila o tinatago ng Philippine Army. Kung alisin man kasi ang ballistic missile ng US, ano na ang mangyayari sa ating bansa? Tama. Either without China, you would still be doing this exercise. Tama. Purpose of an armed forces, why we exist is really to prepare for war. Yeah. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Nakakaalarma ang gantong klaseng balitang carrier strike group. Pero ba't raw tayo matatakot? Kaya bang humarap ng China sa US 7 Fleet? Piniflex lang ng China ang lakas ng People's Liberation Army. Oo, madaming barkong pandigma ang China. Pero hindi kinumpleto eh. Sige, kumpletuhin natin.
Oo, maraming barkong pandigma ang China, pero ampaw yun. Ganun dapat. O sure ba ang quality ng mga yan? Ay, take note. Made kompleto pala. So, wala, nahiya si Sir Melbs na sabihin eh. Ampaw, ako na magsasabi, ampaw. China, at wala pang napapatunayan ang mga Chinese kumpara sa mga Pilipino na kinakatakutan sa gera noong panahon. Naku. In terms of numbers, nalampasan na nila. In terms of damage, capability, Admiral. Damage and capability, matagal pa to. Matagal pa. Pero kung pakinggan natin ang Chinese, ang mga bitaw nila, puro ito narratives eh, na malakas sila, na sila ay may ganito. Which is actually part of their war fighting doctrine. Okay. When you are strong, you show weakness. When you are weak, you project strength. So what projecting? Ano yung maingay? Parang ano, ipalaka eh. Strength, they're flexing because their navy is still weak. Yes, and they will show na malakas na sila. But again, yung system nila have never been tested in combat. Dahil sa pangamba sa Philippine Rise na tumambay ang China, pinadala na agad ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal, ang barkong nagpalipad ng missile versus China-made na barko noong balikatan. Actually, pwede lang din, tama din naman min eh. May possibility din talaga na yung China defense or yung offense nila is nagbabluff lang sila ba? Di ba? Yung mga produkto na nga nila eh, ang sobrang daling masira eh. Like, kahit nasabihin pa natin na, eh, kasi mura naman, mura naman. May tendency din na yung mga, ano nila, yung mga kagamitan nila pandigma, pwede lang ding ginawa lang nila para magmukhang marami tingnan ba? Well, may mga tunay, pero syempre, di ba? They can use it to as strategy. We will defend our maritime domain. The Philippine Rise is our seas. We have the right to oversee and discover it. Tama. And protect it because the Philippine Rise is our future. Yeah. Ipaglaban natin ang ating karapatan. It's our future. Take note. It's our future. Armed Forces Chief Romeo Bronner, walang dapat ikatakot. Di tayo papasok basta-basta sa gera. Tama. Pero patuloy itong pinaghahandaan ng militar. Tama. Ngayon po, ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. No? Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Mm. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Ayaw po natin magkagera kasi tama. Sino ba may gusto? Tayong lahat, no? Mm-hmm. Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Tama. Kayo, handa ba kayong magsanay kung sakaling dumating ang araw na yan? Ikomento sa baba ang salo. Siyempre. My goodness, wait lang ha. So yun, that's it. Kita nyo naman yun, mga kanoisi. What can you say about that video? So again, that video is from Melbs Castle. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo or bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Believe in it. So like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, diba? Diba? That's it. No. Luckily na lang, yung missile, hindi pala siya natuloy na i-pull out. Actually, labas naman talaga yung China doon yung minin eh. Diba? Labas talaga sila doon na ano pake nila kung nandito yung missile ng US. Ang lakas-lakas ng mga amats nila na sabihin na Philippines, since nilagay nyo or pinahintulutan nyo yung US na maglagay ng mga missile dyan, it's some kind of war, pag ganun-ganun pa, or baka may gusto kang ipalabas or palabasin. Eh, hindi nila hindi ba nila naiisip na yung mga ginagawa nila ay ganun na ganun din na parang act of war na din. Biruin mo, binabangga mo yung mga barko ng mga Pilipino, mga speedboat, mga resupply mission ng mga Pilipino, mga manging isda. Binubutasan mo, ninanakaw mo yung mga supply. 'Di ba? Naputol yung daliri ng water cannon. Hindi ba act of war 'yan? Diba? Anong gustong mangyari ng China? Kahit na ginagawa nila yung mga yan, hindi tayo pwedeng dumipensa. Sila lang pwede. Iyang lakas-lakas na nga nila eh.
'di ba? Bakit sobrang triggered sila sa Pilipinas? Tsaka bakit sobrang big deal nila? Ay hindi, big deal talaga sa kanila kasi syempre gahaman sila, organized sila eh. Yung West Philippine Sea lang naman talaga yung ano nila eh. Pinaka-aim talaga. Sakim eh, sakim. Yung CCP talaga, sobrang ewan ko na lang talaga, men. Parang ano eh. Grabe, grabe. So yun, kayo. Ano masasabi nyo dito? Comment down below and then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Melbs ka sa Filipino Isis. So yeah, Filipino Isis out. Like, comment, share, subscribe.